tungkol sa pera nga na ninakaw ko, nilustay, winaldas sa luho ko. Sinabi ko sa kanila na walang halong katotohanan lahat. So kung sa ano ni Kaloy, sa perception niya meron, eh sabi ko nga sa kanya, willing akong maglabas ng mga evidences, ng mga deposit slips na meron ako ngayon. Masama yung loob ko, parang syempre no, andun yung pain eh, na parang sabihan ka ng anak mo na magnanakaw, na parang gusto ko sabihin, asan yung ninakaw? Na ganun pa rin naman kami tulad ng dati, nung hindi pa siya nagkakapera, nung nagkapera siya, walang nagbago sa lifestyle namin. Hello po mga kuracha, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat ng sulok ng daigdig. So, as usual, kagagaling lang ng kuracha sa trabaho. Naisipan ko lang po, to be fair, nagmuwa ng reaction video sa nanay naman ni Carlos Yulo. Kasi may nag-comment doon na nakapanig naman siya sa nanay. Ako wala naman po akong pinapanigan. Like what I've said in my last reaction video, it takes two to tango. So, parehong may pagkakamali. Pagkakain ko po para kang inuubo. So, Mana, salamat sa iyong comment. Magalang naman at may respeto ang comment ni Mana 7199. With regards sa nanay naman ni ano pangalan nito? Carlos Yulo. Ate. Oh, ate, matanda pa ako, maka-ate. Or mother. Balik ta rin man natin ang mundo. Anak natin. Sino ba bang ibang magmamalasakit sa anak natin, kundi ang magulang? Sabi nga, di ba may kasabihan tayo na hindi kayang mahalin ng anak o hindi kayang tumbasan ng pagmamahal ng anak ang pagmamahal ng ina sa anak. Pero sa nakikita ko, imbis na ikaw magpasensya, ipanay pa interview mo, di ba? E paano kung magkabati na kayo? Nakalabas na yan sa media. Sabi nga ni, ano pangalan nung sa resibo? May resibo na yan. Nagnarak-ngak ka na dyan, nagreklamo ka na, tapos makikita kayo, happy. Di sino nagmumukhang ano, hindi kayo. Ang sa akin lang, ganito sa medyo magaspang na salita. Huwag na po nating ilabas ang baho ng isa't isa. Ang pagkakamali ng isa't isa. Kasi wala naman, lahat naman tayo may pagkakamali. Ang tanong lang, sino mas malaking pagkakamali? Eto na, pumapasok na pagiging ina mo. Since ikaw ang ina, dapat mas mahaba ang iyong pasensya. Kung nagsalita yung anak mo, syempre isipin mo na lang na siguro ma-realize din niya yan pagdating ng araw na mali yung sinabi niya. Eh parang mas sa pananalita naman ng anak mo, mukha namang madaling kausap. Diba? Syempre, lahat tayo nabubulagan out of love. Intindihin mo, nagdaan tayo lahat dyan. Hahamakin ang lahat, diba? Masunod ka lang. In love yung anak mo eh. So, wala tayong karapatan, pintasan, hulaan yung mga girlfriend nila o asawa o mamahalin, minamahal. Diba? Hayaan natin sila. Kasi syempre, mas lalong magagalit sa'yo anak at anak mo at lalayo ang loob. Kung ako sa'yo, mali man yung anak mo o tama man yung anak mo, mali ka man o tama, tama na yung interview. Kasi di ba kanino bang buhay ang nakakaladkad? Sa iyo, sa anak mo. Di ba? Pag kasiraan ng anak mo, eh kasiraan ng anak mo. Since ikaw yung dapat makaintindi sa anak mo,
eh dapat ikaw yung mas may pasensya. So, sana matapos na yan at magkasundo-sundo na kayo. After all, dugot laman niyo yan, di ba? Saludo ko kay father, hindi kumikibo. Yung ano lang siya, ganun siguro karamihan ng mga lalaki, tahimik lang. Pero, di ba, kahit tahimik yan, mahirap din yung, excuse me po, mahirap din yung lagay niya kasi nalalagay siya sa nag-uumpugang bato, di ba? So, kaya sa nanay ni Carlos Yulo, stop na ang mga pananalita, di ba, na nakakasakit. Kung hindi mo ginawa, hindi mo kailangang magpaliwanag, di ba? Lalabas naman ang totoo kahit anong mangyari. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo, basta alam mo na wala kang ginawang masama, di ba? So, love, love lang. Ayun po, gumawa lang ako ng reaction video para fair po. Na wala naman akong kinakampihan. At wala naman po akong pakialaman. At dapat walang kampihan kasi, di ba? Ang nakikita lang na natin, yung gusto natin makita. Paano yung sa loob ng bahay, di ba? Yung mga totoong pangyayari. So para sa akin, bati-bati na lang. Or kung hindi kayo pwede magbati, tahimik na lang. Wala nang pa-interview dito, pa-interview. Nag-aagawan pa kayo ng, alam mo, ano eh, dapat yung spotlight na yun sa anak mo lang eh, di ba? Pati yung mga kapatid tuloy na dadamay, naiintindihan kita na syempre, nasaktan ka. Pero para matapos na yan, kailangan may tumahimik na isa. Kasi pag wala nang sumagot, ano pa yung sasagutin, di ba? So, anak mo yan, dugot laman, pagpasensyahan, love-love lang. Lagi niyong isipin na maswerte kayo dahil buhay pa kayo, maganda buhay ninyo, may mga anak kayong tumutulong sa inyo. Diba? Yung iba nga, hirap na hirap ang buhay. May mga sakit na iniinda. Pero thankful pa rin sila, masaya pa rin sila, hindi sila nag-aawayan, nagmamahalan sila. Ikayo naman itong nasa inyo na halos lahat, madami kayong pera, healthy naman kayo, magaganda naman yung mga anak mo. Di, tama na, di ba? Kung halimbawa okay na ito, di, huwag nyo na lang pansinin yung video. Para lang fair kasi nga may mga nagko-comment na bakit parang kinakampihan ko yung, parang pinapaliwanag yung side ng nanay niya. Wala naman po ang kinakampihan. Ang gusto ko lang, walang away. Di ba? At para matigil yan, meron dapat isang huminto ng kasasagot. Kasi kung sasalita dito, sasagot dito, sasagot dito, sasalita. Di ba wala nang katapusan niya? So, ginawa ko lang po ito dahil po may nag-comment sa aking reaction video kay Carlos Yulo. Para fair lang po. Wala akong kinakampihan. Gusto ko lang maging maayos. Madami po kasing nag-comment eh. Isa. Di ba? Hindi nga lang. So, love, love lang. God bless us all. Sana maging okay na kayo. Alam ko naman na nagmahal niyo ang isa't isa, kaya kayo nasasaktan. Kasi hindi kayo nasasaktan, wala na kayong pakialam. Diba? Pero dapat stop na yung mga labasa ng baho kasi kasiraan ng pamilya niyo. Bye mga kuracha. Ito ang inyong chakuracha. God bless. Bye-bye.